natandaan nyo pa noong unang episodes ng Oh My Job kung saan namigay kami ng mga libreng bisikleta? Alam nyo bang inspired yun sa totoong programa ng Dole nitong pandemya? Narito ang sangay ng Dole na may pasimuno sa FreeBiz o ang Free Bisikleta Program. Kilalanin sila sa Hello, Dole! Ang mga manggagawa natin na nagigipit kapag may tumatamang sakuna sa bansa ay tinutulungan ng BWSC o Bureau of Workers with Special Concerns. Primarily, ang ginagawa ng BWSC is to develop programs, policies, plans, strategies para sa mga marginalized and vulnerable workers natin towards, of course, their decent and productive employment. And who are they? We have self-employed, unpaid family workers. We also have yung mga small transport workers, marginalized fisher folks, farmers, yung mga working women and youth, pati yung indigenous peoples, pwede yung mga victims of armed conflict. Nito ngang pandemya, ang unang-unang programang hatid ng BWSC ay ang Tupad. Yung pinakamalaki natin na programa is na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Ito, nagbibigay tayo ng emergency employment. Ang trabaho, usually from 10 days hanggang 30 days. And then, babayaran sila ng sahod equivalent to the regional wage rates prevailing doon sa region kung nasaan sila. Bukod sa emergency aid, pwede rin palang tumulong ang Tupad kapag nagkaroon sila ng sariling kabuhayan. Meron tayong kabuhayan formation, yung gustong mag-start up. Meron din tayong kabuhayan enhancement, yung may existing na pero gusto niyang i-expand pa yung business niya. And meron din tayong kabuhayan restoration. In the event na nawala ang kanyang kabuhayan o nasira, pwedeng tulungan ng Department of Labor and Employment. So meron tayong sinusunod na per capita. Kung halimbawa individual project ito, kunyari gusto niyang magsari-sari store, mag-nego cart, binibigyan ng Dole ang ating beneficiary ng raw materials at ito ay hindi lalagpas sa 30,000 pesos. At nang marami ang nawala ng trabaho dahil sa pandemya, ito ang naging bright idea ng BWSC. Last year, nilaunch din natin ang special project ng livelihood program, yung Free Bisikleta or FreeBiz Project, na migay ang Department of Labor and Employment ng bisikleta, na meron siyang mga accessories tulad ng insulation bag, cellphone, pati load, oo. And ito ay binibigay natin doon sa gustong mag-venture into selling their food products or makipag-tie up sa mga food delivery service. BWSC rin ang tagapangalaga ng kapakanan ng ating mga kasambahay. BWSC din po ang lead bureau sa pagmumonitor din ng Batas Kasambahay Law. Nagkakaroon din tayo ng mga learning sessions para maging aware din sila sa mga programs ng Dole, particularly sa livelihood. And then, mas aware pa sila doon sa provisions ng Batas Kasambahay. Ano yung mga karapatan nila? Kaya huwag iisipin na lagi ka na lang dehado sa buhay. Ang Dole ay may BWSC na handang umalalay. Ang aming din pong bureau ay bukas din. Meron po tayong telephone number na pwede niyo pong tawagan. It's 8404-3336. Pwede din po kaming magtanggap ng inyong mga inaing tungkol sa trabaho. Thank you.
Welcome to the Occupational Safety and Health Center. This is a step-by-step guide on how to register for the free online BOSH for SO1. The free online BOSH for SO1 is for micro and small enterprises. With a speed test of at least 1 Mbps. The free online BOSH for SO1 is a 2-day online course. Special modules such as the COVID-19 and the Workplace and Employees Compensation Program have been added. Interested individuals undertake the responsibility of securing a stable internet connection for the entire duration of the training. Interested MSC employees must use a desktop or laptop as a primary device, have access to an alternative device, preferably also a desktop or laptop, use a built-in or external webcam for the whole duration of the training, and use a built-in or external microphone. Register in 3 easy steps. Step 1. Check the OSHC website and Facebook page for the training schedule announcement. Then click the link included in the post. Step 2. Fill out the details to complete your official registration via Zoom. Make sure you input the correct email address. Put the numerical value or the link to your speed test and agree to our terms and conditions. Then click register. Step 3. Wait for the confirmation email from OSHC indicating your approval. Registrations are screened based on the given criteria. Only 50 registrants will be approved for each batch. If the slots permit, then the team will open the training to a maximum of 5 registrants from the same company. Those who are able to input the correct email address in the Zoom registration receive a notification of their status. Make sure to use a personal email address. This is a 3-step registration process. Step 1. Check the OSHC website and Facebook page for the training schedule announcement. Step 2. Fill out the details to complete your official registration via Zoom. And Step 3. Wait for the confirmation email from OSHC indicating your approval. On the training day, use the Click Here to Join link to access the training from your PC or Mac. This is the online training etiquette we observe. Wear a decent attire for the whole day sharing of your webcam. Be respectful in your interactions and be on time. Take note, we only give a 1-device access per registrant. And mobile phone access is strictly not allowed. If you have followed and accomplished these requirements, you will be able to join us. We look forward to seeing you on the training day here at the Occupational Safety and Health Center.
Magandang hapon po ulit sa ating mga kababayan, sa ating mga kababayang manggagawa at namumuhunan. Nagbabalik po ang ating programang Sagot Ka ng Department of Labor and Employment. Sana po ay nasa mabuti po kayong kaligayan, malayo sa anumang karamdaman, and of course, malayo at ligtas sa COVID. And speaking of COVID, paalala po ulit namin, pinalawak na po yung listahan ng mga mababakunahan nating mga kababayan. Kaya inaanyayahan po ulit namin at ini-encourage namin ang lahat na sana po ay magpabakuna na po sila. Now speaking of bakuna, ito po ay isa sa mga programa ng ating gobyerno na pinapangunahan. Of course, ng Interagency Task Force, ng National Task Force at kasama na rin po dito ang lahat po ng kagawaran ng pamahalaan sa pangunguna po ng Department of Health. Bago po natin balikan ang ating mga katanungan para bigyan po ng karampatang kasagutan, magbigay daan po muna tayo sa isang patalastas mula po sa kagawaran ng kalusugan. Isang video mula po sa Department of Health, isang paalala sa ating mga kababayan patungkol po sa patuloy na pag-observe ng minimum health protocols at para naman po sa ating mga kababayan hindi pa nababakunahan, sana po ay magpatala na po tayo sa ating mga local government units upang mabigyan na tayo ng schedule o ng pagkakataong mabakunahan po tayo. Napaka-importante po ng bakuna. Ito po ay dagdag proteksyon, hindi lamang po para sa ating sarili, kundi para po sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya. Ganun na rin sa kalakhan sa ating komunidad. Para po sa mas marami pang impormasyon patungkol po sa COVID-19, maaari niyo pong bisitahin ang Facebook account ng Department of Health o kaya man ang kanilang website sa www.doh.gov.ph. So sa punto pong ito, babalikan po natin yung mga katanungang nag-aantay ng ating mga tugon. Tingnan natin yung mga tanong po dyan. Pero bago yan, paalala ko po sa araw ng Sabado, yun po ay regular holiday, Independence Day po yan. So paalala po natin, naglabas po ang aming kagawaran ng isang labor advisory patungkol po dito. Sumunod po tayo sa tamang payroll patungkol po sa regular holiday pay. Ito, balikan po natin. I-browse natin yung listahan. Tingnan natin. Ito si Irwin Estrella. Good afternoon po.
may tanong lang po sana ako. Pag nag-resign po ako, tapos may pinasok pang 2 weeks at may pondo, pero di na sinahod yung huling pinasok, tapos wala naman po kaming back pay. Well, wala po siyang tanong, pero sa tingin ko ang gusto niyang malaman dito, may matatanggap pa rin pa siya. Dapat po may bayaran pa rin po yung 2 linggo po niyang ipinasok pa kapagkat yung po ay trabaho. And every time po na ang isang manggagawa ay pinahintulutan na magtrabaho o kaya inutusang magtrabaho, yun po ay may kaakibat na kompensasyon. So yung para kay Mr. Bautista, yung 2 linggo niyo pa pong ipinasok, dapat po may karampatang bayad po yun. At kailangan po yung bayad po doon ay isama doon sa tinatawag po nating back pay. Yung back pay po, ito po yung, ang components po nito, ito po yung mga bayad doon po sa mga huling araw na ipinasok nyo bago po kayo mag-resign. Kasama na rin po dito yung monetization ng inyong accrued leaves at yung proportionate pay po ng 13th month pay. So sir, Sir Ruel, kung hindi po kayo nabayaran pa, mas maigi pong tanungin nyo muna yung inyong dating employer kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa ibinibigay sa inyo yung back pay. At kung siya naman po ay mag-refuse o may mga kadahilanan pang hindi maibibigay sa inyo yung inyong back pay, maaari po kayong sumangguni o bumisita sa aming tanggapan. Ang back pay po ay kailangan bayaran po ito within 30 days from the effectivity of the resignation. So sana kay Sir Ruel ay nakapagbigay po tayo ng konting kaalaman para naman po magiyahan po siya sa kanyang mga susunod pong gagawin patungkol po sa kanyang back pay. Meron din po dito si Ms. Loida, paano po kung binawasan ng araw at may 1 week na hindi papasok? Paano po kaya yon ay may benefit kaming binabayaran tapos buo silang magkaltas? Hindi po malinaw kung ano itong kung SSS or filial ng pag-ibig. Buo po talaga yon kay Ginang Ms. Loida Aguilar. Ngayong panahon ng pandemya, alam naman po natin na may marami pong mga pagawaan, mga opisina, mga tindahan at mga establishmento ang nagbawas ng oras o kaya man nagbawas ng araw ng operasyon. At dahil po dito, nabawasan din po yung oras o kaya yung araw ng pasok ng mga manggagawa. Dahil po sa kabawasan po ng oras at sa kabawasan po ng araw ng pasok, ito po ay nagresulta sa nababawasan din po yung take-home pay po nila. Pero yung ganun pa man, yung ibinabayad po natin dun sa SSS Philippine Pag-ibig, ituloy pa rin po yun. Sapagkat yun po ay isang obligasyon din, hindi lamang po ng isang manggagawa, kundi ng isang employer. So, hayaan nyo po, Ma'am Loida, sana ay mas marami na pong mga negosyo ang magbukas pa, o kaya man yung mga bukas po ngayon ay sana ay mas pahintulutan ng mas mahaba ang kanilang oras ng pagbubukas o operasyon ng trabaho, o nang sa ganun ay mas mahaba na rin po ang oras o kaya man mas mahaba na rin yung araw ng pagtatrabaho ng ating mga manggagawa. Pero Ma'am Loida, sana po ay nabakunahan na po kayo pa kasi ito ay protection din ng ninyo at ng inyong mga kasamahan sa trabaho. Meron dito si JR. Pero ang mahaba kasi ito yung kay JR. Pero may number po siya. Ang sabi po dito, tingnan natin ha. Magandang hapon po. May concern lang po sana ako. Agency po namin, EDB Manpower Agency, ay hindi po kami binabayaran ng sahod namin. Hanggang ngayon, mahigit 1 buwan na po. Palagi na lang po kami pinaghihintay sa sahod na dapat amin po. Tapos nalaman na lang po namin na hindi hinuhulugan ang SSS, PILIP at pag-ibig. Tapos, pinipilit po kami na maghanap na lang po ng ibang matatrabahuhan. Okay din. Paano po maghahanap kung wala pa sila sinasahod sa amin? Tapos, mag-resign na lang daw kami, pero hindi kami pumayag
kasi baka hindi namin makuha ang aming sahod. Sana po matulungan niyo po ako, pati na rin po ang aking mga katrabaho, taga Agusan del Sur po siya. Sa ating kababayan po dyan sa Agusan del Sur, tama po yung inyong ginawa, hindi po kayo nag-resign. Again, uulitin po namin ang pag-resign ay isa po dapat voluntaryong desisyon ng isang manggagawa. Hindi po ito pinipilit sapagkat kapag ang isang empleyado ay pilitin mag-resign, yun po ay may maituturing na constructive or forced dismissal, forced resignation o kaya constructive dismissal. Now, dito naman po nagtataka ako isang buwan na ang nakalipas hindi pa rin po kayo pinapasahod. Ang nakapaloob po sa ating batas patungkol po doon sa mga sa araw, yung payday po. Ang standard po natin diyan, dapat po magpasahod ang isang employer ng 2 beses sa loob po ng 1 buwan. At yung interval po nung 2 paydays na yon ay hindi po dapat lalagpas sa 16 na araw. Kung ang isang employer ay hindi po makapagbayad sa takdang panahon o sa takdang araw ng pasahod, may cause of action na po ang mga employer, ang mga manggagawa. Pero ang una po dapat nating gawin ay tanungin muna natin ang ating mga employer bakit hindi sila nakapagpasahod. In such time pong despite na nag-i-inquire na po kayo, bakit delay pa rin yung sahod at talagang ayaw pa rin niyang bayaran yung sahod na para na rin po talaga yun sa inyo, maaari na rin po kayong humingi ng tulong ng opisina po ng Department of Labor and Employment para naman yung inyong employer ay ipatawag at nang sa ganun ay utusan na bayaran ang inyong sahod. So, meron po kaming opisina dyan sa Region 13, sa Agusan del Sur, meron din po kaming opisina po dyan. Kung meron po kayong panahon, pwede nyo pong bisitahin ang aming opisina dyan po sa inyong lugar. Pagdating naman po dun sa SSS, Pilag and Pag-ibig, ang pwede po nating gawin dyan ay direkta nang i-report o isumbong yung kumpanya nyo. Actually, agency po ito. Dun po sa SSS, Pilag and Pag-ibig. Kagaya po nung mga manggagawang, una na po nating natulungan po dito kung saan yung kanilang mga problema ay katulad rin nung sa inyo na hindi kayo ino-cover sa SSS, Pilag ng Pag-ibig, yun po ay idinirekta po namin i-report sa SSS, Pilag ng Pag-ibig sapagkat ito po ang mga concerned agency na may exclusive o primary authority or jurisdiction para po sa mga bagay na ito. So habang ito po ay i-refer naman po namin sa kanila, patuloy naman po namin itong minomonitor. Nang sa ganun ay masubaybayan po namin yung status ng aming mga kasong itinulog po sa kanila. Meron din po ditong isang tanong, ito si Valveron ba ito, si Pascua. Miss Sir, pwede pong magtanong tungkol po sa trabaho ng asawa ko kasi po 3 years na siya nag-work. Parang nagtanong na to dati sa atin. Ito yung sa construction worker . O yan, nagtanong na to sa atin. So 370, 340, saka 370 to 400 yung sahod niya. Ma'am, tingnan po ulit ninyo yung naka-post pong dokumento sa aming website. Ito po yung patungkol sa minimum wage rates na umiiral sa mga rehiyon. I-check po natin kung ang sahod po ng inyong asawa ay mababa pa doon sa itinatakda pong minimum wage rate, doon po sa lugar ninyo, yun po ay paglabag sa libon. Balikan natin yung ang kasunod na katanungan dito. Paano po kapag sa pilitang pinagsasalary deduct ang mga empleyado? So parang ito ay katanungan mula kay Miss Paula. So ang tanong niya dito ay salary deduction sa inyong sahod. Well, generally po, bawal na bawasan
ang sahakod ng ating mga manggagawa. Yun po ang general rule. Pero ito pong general rule na to ay subject sa mga exceptions. Isa na po dito, of course, pwede tayong pwersahing bawasan ng ating sahod para po sa taxes. So makikita nyo po, doon po sa mga hindi po kumikita ng 250 a year, mayroon po yung kapag kayo po ay manggagawa na ang kita nyo ay lampas ng 250,000 a year, kayo po ay subject to compensation income. So since subject po kayo sa compensation income, ang mode po, ang system po ng ating pagbabayad ay withholding, i-withhold po ng inyong employer yung katumbas na halaga ng inyong compensation income tax. So ibabawas po yung sweldo. Bukod po dito, yung mga hulog po natin o premium sa SSS Pilipinas Pag-ibig, required po itong, o kaya sapilitan po itong ibinabawas sa ating mga sahod. Kung kayo po ay miyembro ng isang union, yung union, halaga po ng union dues ay pwede rin sapilitang ibawas sa inyong sahod. Kung kayo po ay may insurance, kung saan pinayagan nyo naman po ang pagkakaroon po ng insurance, yung premium po ay pwede rin sapilitang ibawas sa inyong sahod. Bukod po sa mga nabanggit ko pong ito, wala na pong mga iba pang halaga o amount ang pwede pang ibawas. Bukod na lang kung kayo po ay nasa industriya, ng security agency o industry, mayroon po kasing umiiral na department order kung saan pinapahintulutan po ng kagawaran na ibawas yung kaunting halaga para po dun sa tinatawag po nating bond. So yun po ay pwede pong ibawas o iawas sa sahod ng mga security guards. So bukod po dun, hindi po pwedeng pwersahing ang isang empleyado na ibawas sa kanyang sahod ang anuman pong halaga. So sana po ay nakatulong po tayo kay Miss Paula. Okay. Tingnan natin dito. Sige, pakibaba naman. Ayan, ito si Miss Iscara. Sir, tanong lang po, ano po ba dapat gawin ng employees na hanggang ngayon ay hindi pa pinapabalik ng employer? Nag-stop po dahil sa pandemic. Okay. Alam niyo po, naging challenging po talaga yung nakaraang taon, 2020, dahil po sa pandemya. At hanggang po ngayon ay challenging pa rin po kasi hindi pa po tuluyang nakakapagbukas ang lahat o karamihan sa ating mga negosyo. Ganun pa man, tayo po ay may mga umiiral na batas. Isa po dito yung batas sa paggawa. Under po the Labor Code of the Philippines, ang isang employer ay pwede po talaga siyang kahit po sa ordinaryong panahon, mas lalo na sa extraordinary situation ng pandemya, maaari po siyang mag-suspend ng kanyang business operation. So pinapayagan po siya ng 6 na buwan na suspindihin, temporary yung suspindihin yung kanilang operasyon. At yun po ay magriresulta ng floating status ng ating mga manggagawa. Kung ang manggagawa po ay na-float na for 6 months, dapat po ibalik na po siya. Kung hindi po walang kakayahan o kaya hindi na maibabalik ng employer ang kanyang mga manggagawa, after 6 months, ang manggagawa po ay maituturing ng constructively dismissed. So, pwede na pong dapat po bayaran na ng separation pay yung manggagawa. Kung hindi po bayaran ng separation pay, yung manggagawa po ay maaari pong mag-file po ng reklamo. Pero nung nakaraang taon din po, naglabas po ang Department of Labor and Employment ng isang department order. Ito pong department order na to, dahil na nga rin pandemya, pinapayagan po niya, ulitin ko po, itong department order pong ito, kung hindi po ako nagkakamali, pinapayagan po niya na magkasundo ang employer at ang empleyado para i-extend yung floating status.
Ang extension po ay sa haba pa rin po ng 6 na buwan. So in total, pwede pong magkaroon ng floating status ng 1 year kung magkakasundo. So balit kung wala pong kasunduan, hindi po natin mapapanghawakan yung isang lehitimo na extension ng floating status. Kung wala pong lehitimo o valid pong pasunduan patungkol po sa extension, maituturing na po ang isang manggagawa na constructively dismiss pagkatapos po ng 6 na buwan. Now, kung kayo naman po ay na-extend, sabihin na natin 1 year, and after 1 year, hindi pa rin po kayo pinabalik sa inyong trabaho, yun po ay maituturing na rin constructive dismissal. Dahil po doon, kayo ay may entitlement na rin sa separation pay. So sana ay nakatulong po tayo kay Ms. Scara para po tungkol po sa kanyang katanungan. Okay. Ito si... Meron yan. Sino to si Joey? Parang familiar sa akin po. As ko na rin po, sa employment unemployment certificate, pwede po ba email? Kung Manila po resident ko, need ko po ba na pumunta sa Dole NCR field office o email po? If email po, pwede pong, ito, parang gusto niyang mag-apply o kumuha ng unemployment insurance. Diba? Actually, ma'am, kay Ms. Joey Law, pwede po kayo mag-apply through online. O kung gusto niyo, pwede rin po kayong magsadya sa opisina po ng Department of Labor and Employment. Nasaan po ang inyong employer? Ganito po kasi yan, ma'am. Kapag ang isang ang isang employer ay magtatanggal ng empleyado dahil for authorized causes, kailangan niyo pong magpadala ng notice sa Department of Labor and Employment. At ang employer pong magsasara o magtatanggal po ng mga manggagawa ay nagpapadala po sa opisina ng Department of Labor and Employment kung saan po siya nag-ooperate. So kung ang inyong employer ay nandito po sa lungsod ng Manila, siya po ay required na mag-file ng notice doon po sa Dole NCR sa Manila Field Office. Pero hindi nyo na po kailangan bumisita pa sa aming opisina. Maaari na rin po kayong mag-apply online. Try natin dito. I-Google nyo nga yung, tingnan nyo dyan, nandyan yan eh, sa Dole NCR office. Madali yan, trinay na natin yan last time para matulungan natin si Ms. Joey Law. Ayan, meron dyan, pwede mag-apply dyan. Bisitahin nyo lang po ma'am yung website ng regional office. Meron po dyang link para po dun sa, ayan, e-filing. I-click nyo yung e-filing na yon. Nandyan, okay. Sige, try natin. Iikot yan. Yan, i-click nyo yan. Magki-click yan. Pwede pong mag-file. Sige, click nyo lang. May link dyan para sa unemployment insurance. Marami dyan eh. Hanapin natin. E-filing. Okay? Sige, ibaba nyo. E-flow. Sige, pakibaba. Baka nandyan. 13-month pay request for assistance. So, kung kayo po ay magre-reklamo, pwede nyo na rin pong i-click yan. Ito, request for, i-click nyo yan. Request for Certificate of Involuntary Separation for SSS. I-click nyo yan. Okay. So ito po, yan, i-click natin para maturuan natin si Ms. Joey. Katulad po nung mga, baka may mga iba po tayong mga kababayan dyan na naghahanap o nagkailangan makakuha ng Certificate of Involuntary Separation. Hindi nyo na po kailangan pumunta pa sa aming mga opisina, pwede po kayong mag-apply online. So, Ms. Joey, i-check nyo po. Sana po ay nanonood po kayo ngayon para naman ay sana ay naibigay po namin sa inyo yung tamang impormasyon para po makakuha po kayo o makapag-request po kayo na ma-issuean ng Certificate of Involuntary Separation. Okay. Sige, baba natin. Pakibaba. Okay. Ito.
John Clarence Vargas, ano po kaya dapat kong gawin sa company ko? Kompleto po kaltas SSS film. Wala naman pong hulog. Well, marami pong ganitong kaso. Ito. Pwede po kayong, ang pwede nyo pong gawin, direct. Pwede po nating i-directang i-report yung inyong company sa SSS film pag-ibig. Pero kung hindi naman po kayo comfortable sa ganung option, ang next option nyo po ay ibigay nyo po sa amin yung listahan o yung pangalan at yung address ng kumpanya. At kami na po ang dudulog po sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. So kay Sir John Clarence Vargas, kung maaari lamang po ay ipagbigay alam nyo po sa amin yung pangalan ng inyong kumpanya at yung address po niya. Ito naman, totoo po bang separate po ang filing ng case sa mga social welfare benefits? Di po ba ito sakop ng DOL? Di po kasi ako hinuhulugan ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Ipaliwanag natin to kay Mr. Mark. By law po, ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig bilang mga ahensya ng gobyerno, sila po ang may tinatawag po nating primary jurisdiction upang ipatupad yung mga social welfare benefit legislation. Ang ginagawa po ng Department of Labor and Employment ay tulungan itong mga ahensyang ito para ipatupad sa pamamagitan po ng aming inspectorate system. So kung kami po ay bumibisita sa mga kumpanya, sa mga employer, tinitingnan din po namin yung compliance ng kumpanya sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. At kung natuklasan po namin, una, hindi kino-cover yung employer, yung mga empleyado, o kaya kino-cover yung mga empleyado, subalit hindi po inihuhulog po sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig yung kanilang premium, ito po ay malinaw na paglabag doon po sa mga umiiral na batas ng social welfare benefit legislation. So, actually, ang may prosecution, may katumbas po itong administrative liability. At ito po ay ini-impose, ang may poder po na mag-impose ng mga administrative sanction ay ang kani-kaniyang ahensya. Depende po yan kung ito ay SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Kung actually mayroon din po itong kaakibat na kriminal na pananagutan. So ito po ay kailangan din pong isampa. Kaya po ang while it is true na sinasakop po namin ito sa inspection, pero yung pagpapataw po ng mga karampatang penalty, yung pagpabadala po ng mga assessments, o kaya yung pagpapataw ng mga surcharges, ito po ay ginagawa po mismo ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig, sapagkat sila po ang binigyan ng batas ng primary jurisdiction over this issue. Ito si Mariam, parang ang si Mariam kahalintulad yung concern niya, kahalintulad nung una nating natulungan. Ito, Attorney Benjo, magandang hapon po. Nag-file na po ako sa DOL Online ng request for certificate of involuntary separation for SSS. Ilang days po ma-email? Tatlong araw lang po yun, ma'am. Sana po ay nakuha nyo na. Pero kung hindi nyo pa rin po nakuha, ibigay nyo po sa amin yung pangalan ng kumpanya at kami na rin po ang magpa-follow up. O kung hindi po kayo comfortable na ibigay yung pangalan ng inyong kumpanya, kahit ibigay nyo na lang po yung contact number nyo para po makontakt po namin kayo, gusto po naming malaman kung saan DOL office o DOL regional office nag-ooperate o kaya ang inyong employer, sapagkat doon po namin i-check yung status ng inyong application for issuance of certificate of involuntary separation. Marami po kasi kaming opisina, kalat po kami sa buong Pilipinas. So ang online, depende po yan kasi kung kayo po ay online na nag-file, depende kung ang mag-i-issue po niyan ay yung opisina o yung regional office o yung field office o provincial office kung saan nag-ooperate yung employer na inyong pinagtatrabahuan. Ito, paano po makakuha ng DOL certification?
required po kasi sa ito rin kay Sir Ron Ron. So Sir Ron Ron yung kaninang diniscuss namin. I-check nyo po yung website ng Dole office, regional office, kung saan po kayo. Depende po yan sa rehiyon. Kung kayo po ay sa Pampanga, bisitahin nyo po yung Dole regional office ng Region 3. Kung kayo po ay nasa Baguio, may opisina naman po ang aming Dole car. Kung kayo po ay nasa Cebu, sa Region 7. Kung kayo po ay nasa Davao City, may Region 11 naman po kayo. So lahat po ng aming opisina, lahat po ng aming website ng aming mga regional offices ay meron na na-enable na po 'yon para bigyang daan yung pagpa-file po ng mga ating mga manggagawa pagpa-file po ng application or issuance of certificate of involuntary separation. So, sana ay nakatulong tayo. Ito, teka lang. Ganun din sa SSS. Ito si Mojo. Ito si Mojo. Mojo Fly. Mojo Fly Sense. Hello, sir. Mandatory ba talaga ang mag-file ng leave of absence kung nagpa-vaccine ang isang empleyado? Nag-memo kasi ang aming company na mag-leave ang isang empleyado ng 7 days without pay kung magpapavaccine. Well, una, ganito po yan. Kailangan nyo po talagang mag-leave, magpaalam sa inyong employer kung kayo po ay magpapabakuna na sa inyong LGU para naman malaman na ng inyong employer kung ano ang kadahilanan ng inyong pagliban sa pasok. Kayo ay magpapabakuna. Yun po yung leave of absence. So wala pong issue po doon. Now, since kayo po ay liliban, ang susunod pong tanong dyan, kayo ba ay may karampatang sahod? Ibang iusapin na po yun. Kung gagamitin po natin yung mga nakalaang leave ngayong taon o kaya yung mga naipon po nating leave, kayo po ay kailangan pa rin pasahuran. Subalit kung wala na po kayong naipon o available leaves, ang rule po dyan ay no work, no pay. Pero nakikiusap po kami sa mga employer na sana kahit wala po tayong tinatawag na vaccination leave kasi hindi po yun mandated. Wala pong batas pa na nagmamandato na sa mga employer na magpatupad ng vaccination leave. Kami po ay nakikiusap sa mga employer na sana ay mabigyan ng karampatang leave yung ating with pay yung ating manggagawa na magpapabakuna sa kanilang munisipyo o sa kanilang syudad na tinitirhan. Ito po ay parang tulong na rin natin sa ating mga kasamahan, sa ating mga manggagawa. So ulitin ko po, while wala pa pong mandated vaccination leave, sana po ay mabigyan po ang ating mga manggagawa ng base na rin sa generosity o liberality ng ating mga employer tungkol sa leave. Now, speaking of leave, ako po ay magli-leave muna sa pamamagitan ng isang break para bigyang daan ang isa pang patalastas. Magpapatuloy po tayong sagutin ang inyong mga katanungan, pero tingnan po muna natin ang isang patalastas para po sa pagdiriwang World Day Against Child Labor. Panoorin po natin ang isang video na i-prepare ng Bureau of Workers with Special Concern. Hoy bata, ikaw ang tunay na malaya. Tinig ba tingaw, ngunit puso'y sumisigaw. Batang manggagawa sa ilalim ng araw. Problema ng bayan, iyong pasan-pasan. Munting bata, libro ang iyong hawakan. Ika'y isang bata, to'y iyong karapatan. Magbasa't magsulat, ito ang iyong kailangan. Sa gitna ng pandemya, manatili sa tahanan. Munti mong tahanan na siya rin paaralan.
Ikaw ang tunay na malaya. Hoy bata, ikay maraming magagawa. Hindi ka kayang pigilan kahit COVID pandemic man. Hoy bata, ikaw ay malaya. Sa pandemya ng bayan, ikay kasamang lalaban. Hoy bata, ikay malaya kailanman. Hoy bata, ikaw ang tunay na malaya. Hoy bata, ikaw ang tunay na malaya. Ayan, salamat sa BWSC. Napapaindak ako dun sa video nila. Parang napaka-lively nung video na. Pero balikan po natin, baka iba pa yung masayaw ko po dito eh. Balikan po natin yung ating mga katanungan. Ito, kay Miss Mine, okay? Good day po, ask po ako kung may assistance on those about sa mga dating OFWC man na hindi na nakaalis o nag-aantay ng schedule ng deployment like putting up a business. Well, ang OWA po, meron naman po tayong programa para po sa ating mga OFWs. Taga saan kaya to si Miss Mine? Sana po makipag-ugnayan po tayo sa pinakamalapit pong opisina ng OWA. Meron po silang mga inilaang pondo para po sa negosyo, para po makapagsimula ng isang maliit na pag-livelihood para itaguyod ang kabuhayan ng ating mga kababayang OFW. So kay Miss Mine o Mine Nieto, ewan ko kung anong, hindi kasi to parang yung full name niya. Meron po tayong mga livelihood programs for OFWs. So actually meron din po tayong mga tulong na pwedeng i-avail sa OWA, yung livelihood, bukod po sa livelihood, yung scholarships ng mga dependents ng ating mga kababayang OFW. Although meron din programa para sa pautang, pero kung mas gusto niyo po yung livelihood at iba pang programa, bisitahin niyo lang po yung ang opisina ng aming isa sa attached agency po ng Department of Labor and Employment. Ang head po ng OWA si Admin Hans Kakdak. Napaka-approachable naman po niya ni Admin Hans. Kasama na rin yung kanyang mga kasamahan sa OWA. Balik po tayo si Leonard. Paano po yung dati kong employer, pinapirma kami ng agreement na agree kami na ikakaltas na hulog sa SSS, pero hindi po tama ang computation. Mali din po yun. Pag sinabi po nating una, dapat po may coverage kayo sa SSS. At pangalawa, dapat ihulog yung tamang premium. At ito po, ihulog sa tamang panahon. Kung ang agreement nyo po ay, kahit po mag-agree po kayo, meron pong computation ang SSS sa tamang halaga ng premium pay na kailangang ihulog ng employer, ito po ay kukunin sa kaltas, sa share ng employee, at ito po ay tutumbasan din ng employer. So hindi po yun i-recognize ng SSS yung agreement po ninyo na mas mababa ang huhulugang premium pay. Mache-check po yan. Ito, next, si Ian. Good afternoon po. Okay, mahaba kasi to. My previous employer, ay wag mong natin, pasensya na kayo, hindi ko mabasa masyado kasi gumagalaw yung, ganun po yung online, ganun, magalaw kasi. Pero tinatry ko pong basahin. My previous employer is still not paying my final pay and remaining salary differential. They insisted me to sign a quitclaim waiver before i-release yung COA 2316 at final pay without any certain date. Is that right? Okay. Is that a right practice?
Kasi alam ko po kapag kaliwaan yan, and please help me to follow up the said concern, kasi po matagal na ako nagpa-follow up, nagmura na ang CEO at sinabi pa niya na bayaran niya kung kailan niya. Mag-dole daw po ako kung gusto ko. So tama po yun. Actually, mag-file na lang po kayo ng complaint. Parang nagmumura ata itong CEO nito eh. I-report nyo lang po sa amin, sir. Na may number ba to? Wala? Okay. Sir, si Sir Ian, ibigay nyo po yung pangalan ng company at ilagay nyo po dyan sa message, tapos yung address po niya. Kami na po ang magpa-follow up ng inyong last page sa kanya. Okay? Sige po. Tayong walang number. Sir, itanong po lang kung pwede po ba magbawas ng oras ang company namin kasi bawas po ang oras namin. Well, pwede po. Ipaliwanag ko lang po. Ang naka-paloob po sa Labor Code of the Philippines, yung tinatawag po natin normal hours of work. Yung po ay 8 oras normal. Pero ang mga company po, pwede pong mag-set ng normal hours of work na mas mababa pa sa 8 oras. So pwede pong gawin yan ng 7 hours, 6 hours, 5 hours. Actually, pwede nga po yung gawing 1 oras o 2 oras. Discretion po kasi ng mga employer na ang haba ng pagtatrabaho ng isang manggagawa sa isang araw, sila po ang nagtatakda po nun. Hindi po ang batas. Ang batas po ay nagbibigay lamang ng standard. Nung either it's a minimum or a ceiling. So kung nagbawas po ng oras ng trabaho ang inyong kumpanya, okay naman po yun. Lalong-lalo na po ngayong pandemya. Actually, pinapayagan po kasi namin yan para na rin lang una makaiwas po tayo dun sa kumpulan ng mga trabahante o mga manggagawa sa kumpanya. At pangalawa, para na rin mabigyan po ng pagkakataon yung mga ibang manggagawa na makapasok din sa trabaho. Ang ibang kumpanya, ginagawa niya ay ikaw isang grupo ng manggagawa, 4 oras ka. Ito naman isang grupo ng manggagawa, 4 oras ka muna magtrabaho. Para naman walang lahat ay makakapagtrabaho pa rin, although reduce yung hours of work at dahil nga rin po doon ay mababawasan rin yung take-home pay. Pero mas maigi na po yun kaysa naman yung isang grupo ay walang pasok. Mas maigi pong gawin po yun ng isang employer kaysa naman walang pasok o kaya tanggalin na lang yung iba. For the meantime, ganun po muna yung pinapahintulutan po naming mga work arrangement para naman ay masurvive po natin yung epekto ng pandemya sa negosyo. Ito, hello po. Allowed po ba ang direct hire? Allowed po yan. Meron po tayong pwede pong mag-hire. Generally, ang general rule po ay direct hiring. Okay. So ang management po, pwede pong mag-hire through an agency, yung tinatawag po natin contractors. Kapag nag-hire po ang mga employers ng kanilang mga empleyado sa pamamagitan po ng contractors, actually ang employer, sila po ay yung indirect employer lang. Ang magiging tunay pong employer kung legitimo po yung contractor po mismo. Pero mayroon din po tayong tinatawag ng mga recruitment and placement agency. Yung po ay mga ahensya lamang na ang tanging ginagawa ay mag-recruit. Pinirecruit lang po nila. So, pinapayagan po actually yun po yung ini-encourage po naming mode ng pag-hire ng mga manggagawa na direkta pong i-hire ang ating mga manggagawang naghahanap po ng trabaho. Pero dahil na nga rin po sa tinatawag po nating management prerogative, pwede po mag-hire ang isang employer sa pamamagitan ng recruitment and placement agency o kaya man mag-hire o mag-engage po ng contractor kung saan sila naman po ang mag-hire eventually ng mga manggagawa. Ito medyo mahaba to. Okay. Check natin. Sir, concern lang bakit sa mga ibang construction site, pahirapan pa din palabasin sa labas ng site. Wala naman ng lockdown dito sa Makati, maluwag naman sa labas. Sumusunod naman kami sa protocol, kinukulong lang kami sa loob ng site
pahirapang makalabas, kailangan pa makiusap sa mga safety officer. Samantalang ibang trabahador naman po, uwian araw-araw. Kami may limit pa yung pag-uwi at nakakalabas sa site po. Paano naman pamilya namin, bihira namin kami makauwi? Makasama man lang po, dito po yan sa Makati Building, Buendia po. Kaya ganito po yan. Malamang ang ginagawa ng inyong safety officer ay isang pag-iingat para hindi po kayo ma-expose sa virus. Totoo po, malamang barracks ito eh. So, we suggest na kung may barracks kayo at maganda naman po yung tirahan, dyan po muna kayo sa loob. Pero dapat po, meron din pong pagkakataong mabigyan ng isa o dalawang araw na makauwi po kayo sa inyong pamilya. Although hindi naman po araw-araw po sana. Para na rin po sa pag-iingat. Una, mas magandang makapag-iingat po tayo. At pangalawa, kung araw-araw po tayo lalabas, eh mas magastos din po yun. So kausapin nyo yung safety officer nyo na sana eh mabigyan din po kayo ng isa o dalawang araw na sa isang linggo o kaya after 2 weeks na makauwi din sa inyong pamilya. So yan po. Isang marami pong mga construction site ang meron pong mga barracks kung saan ang kanilang mga construction workers ay doon na lang namamalagi o pagkatapos ng trabaho hindi na umuwi at doon na lang nagpapahinga. Okay. Ito lahat caps lock. Pwede po bang magtanong, sana may makasagot. Sige, sasagutin ko ito muna. Nagpositibo po ako sa antigen. Pinauwi agad at di tumawag agad sa akin ng clinic ng company. At ngayon po, lagpas isang buwan po ako, di nakapasok at no work, no pay po. Tama po ba ang ginawa nila? Nangako sila na tatawag agad for RT-PCR at inform daw barangay wala pong tawag agad. Pwede po ba silang mapanagot? Sana po may makasagot. Magugutom po kasi ang anak ko. Salamat po. No work, no pay. Isang buwang mahigit. Di nakapasok at walang sasawarin kahit 5. Anong pangalan nito, ma'am? Okay, inarado na eh. Well, ang una, dapat po ang ginawa ay ito antigen po. Antigen po ito, nag-positive. Anyway, tinatanggap na rin po yung antigen. Kayo po ba ay na-isolate na rin? Dapat po ay nakipag-coordinate po tayo sa barangay kung saan po kayo nakatira o kung sa yung barangay ng inyo pong opisina. Okay. Pero ang haba po ng isang buwan na parang na-isolate po kayo ng isang buwan. Ang advantage po, ang kaya po natin rini-require na i-report po yan sa barangay upang kayo ay ma-monitor ng at least 14 days and after that para mabigyan po kayo ng certification na tapos na ang inyong isolation o kaya quarantine period. At nang sa ganun, dun, yung certification po yun, yun po ang gagamitin nyo na makabalik na sa inyong opisina o kumpanyang pinagtatrabahuhan. So, ma'am, sabagay, baka General Luna, baka lalaki to. Sir, coordinate po kayo dun sa barangay nyo para ma-issuean na po kayo ng isang certification na tapos na yung inyong isolation at tapos na yung inyong quarantine para makabalik na kayo sa trabaho. Now, kung talaga pong positive po kayo, hindi base lang po sa inyong salaysay ay positive po kayo. Kung nag-positive po kayo, dapat nga na-quarantine kayo, meron po kayong entitlement na pwede po makuha sa ECC. Isa na po dyan yung cash assistance at kasama na rin po dyan yung tinatawag po nating sickness benefit. Ito po ay tulong, ito po ay parang kinukompensate po nito yung mga araw na kayo po ay nakaliban sa trabaho dahil na nga po sa COVID. At ito po ay parang substitute na rin nung inyong sahod. Kasi ano po to, leave po ito, benefits na ibibigay, hindi po ng employer, pero ng gobyerno. Kasi meron po tayong tinatawag na state insurance fund. Ito po ay para po i-compensate yung mga manggagawa na nagkasakit dahil po sa trabaho. So yun po,
Totoo po yun, no work, no pay po yung policy ngayon kasi wala pong tinatawag na quarantine leave. Ganun pa man, meron po tayong mga umiiral na benepisyong pwede pong i-avail ng ating mga manggagawa. Nang sa ganun ay kahit lumiban po kayo sa trabaho, ay meron pa rin po kayong kaunting kita, dangan lamang ay kailangan nyo po itong i-apply. So kay General Luna, sir, apply po kayo. Pag po tayo magmumura, yung napanood ko kasing video, yung movie ng General Luna, medyo magagalitin, di ba? So wag mo na po tayong magalit. Pero dito sa kwento ni sir, parang nagagalit na siya. Okay, sige. Ito si Lady, ano man itong pangalan nito? Lady, tama ba? Ang apelyido niyo po ba ay Mataba? Lady Mataba. Sige, Lady na lang. Paano po kung sobrang tagal ng process ng cash ban? Mag 1 year na sa July since na-terminate sa trabaho. Ano po kaya maaaring gawin? Kulang din po ata sa follow-up ang bisor. Okay. Isang malaking... Ganito po ma'am, kay Miss Lady, katulad po nung advice natin doon sa isa, ibigay niyo po sa amin, ibigay niyo po ang pangalan ng kumpanya at yung address po niya para kami na rin po ang makapag-follow-up. So ma'am Lady, hindi ko na po sasambitin yung inyong apelyido kung yun po talaga yung inyong apelyido. Okay, baba pa tayo. Ito si Magdalene. So ito, binigyan ako ng computation eh. Sir, mabuhay po kayo. Tanong ko lang, kung guard po ako 12 hours tour of duty, 24/7, 448 per day. Alam po namin, ang contract namin ay halos sa amin lang napunta. Transparent po. Sakali po ba na may mahabol kami gaya ng holidays? Meron po ganito, hindi ko kasi ma-compute kung tama o mali kasi hindi ko alam yung rate. Pero sabihin na lang natin na tama yung 448, napakababa niyan for 12 hours of duty kasi kasama na dyan yung apat na oras. So tatlong oras ng overtime work at mayroon pong overtime pay po yun. So ang pinakabababa ngayong sahod sa buong Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali, 380 within that range eh. So kung kukumpitin natin yan, mukhang underpaid ka, sir. Magdaleno. Doon po sa app, 12 oras na pagtatrabaho at yun lang ang inyong sahod. Tingin ko underpaid kayo. So pwede po kayong pwede nyo pong i-complain o pwede nyo pong kausapin yung inyong agency. Bakit naman ganito? At bukod po doon, entitled din po kayo doon sa mga iba pang benefits tulad ng holiday pay, yung service incentive leave, yung 13-month pay. Pwede po yun. Yan naman si Ma'am Milagros. Sir, tanong ko lang po, mula po nag-lockdown, wala pa po kaming pasok, makukuha niyo po yun. So you are deemed constructively dismissed. So may separation po kayo, i-follow up niyo lang po doon po sa inyong kumpanya. Kung hindi po niya voluntaryong ibigay yung separation pay dahil because of constructive dismissal, kayo po ay hindi na pinabalik after either 6 months of floating status or 1 year of being under the floating status, pwede na po kayong mag-claim po sa kanya, kay Ma'am Milagros. Kung hindi po pumayag ang inyong employer, maaari po kayong magsampa ng kaukulang reklamo sa NLRC. Ang ating pong mga labor arbiters ay handa naman pong tugunan ang inyong mga kaso patungkol po sa claim ng separation pay. Ito sa Rain. Good afternoon po. Ano po ba talaga ang tamang implementation ng holiday pay? Okay. So tamang-tama ngayong Sabado ay regular holiday. Ito po, Independence Day. Kapag kayo po ay pumasok sa araw ng Sabado, 200% po yung matatanggap po ninyo. Kapag hindi naman po kayo pumasok, makakatanggap pa rin po kayo ng equivalent 100% ng inyong basic pay. Pero para makuha nyo po yung 100% o kaya 200%, kailangan nyo pong pumasok sa araw po ng Friday o Biyernes, bukas. O kaya man, kahit lumiban po kayo, kayo po ay naka-leave with pay. Kasi kung hindi po kayo pumasok bukas o kaya man mag-absent po kayo without pay, hindi po nyo makukuha ang 100% or makukuha nyo lang po yung 200% kung kayo po ay pumasok sa araw
ng Sabado. Okay. So sana ay malinaw po yung ating sagot po doon. Parang meron pa ditong mga patalastas. Wala na, no? Meron pa? Ano to? Sa earthquake? Ay, wag to. Wag na muna to. Palagpasin na lang muna natin to kasi 2:58 na. Magkakaroon naman po tayo ng kaunting minutong overtime kasi marami pa po ditong nagtatanong sa atin. Pinaunang in-inform ko na po yung mga staff po dito para aware sila, no? Ganun yan, para mas maigi naman yung in advance. Pero yung advance notice ko is 2 minutes before 3 o'clock, eh. Okay, si Cassandra, paano po kung na-disgrasya po sa work, 3 weeks hindi naka-work kasi magaang kamay, tapos binigyan lang ng 500 ng boss niya, pampagamot, tama po ba yun? May makukuha po ba sa kumpanya? Okay. Ito po na naman ay patungkol po sa mga sa disgrasya o kaya pagkakasakit ng empleyado dahil po sa trabaho. Meron po tayong dalawang umiiral pong batas. Una, yung batas po natin sa Labor Code, ito po ay under, pinapangasiwaan po ito ng ECC. Pero meron din po tayong isang provision po sa Civil Code of the Philippines kung saan ang employer po ay liable po dun sa disgrasya o kaya sa pagkakasakit. Sana natamong disgrasya o sa pagkakasakit ng isang empleyado. So, pero under dito po sa batas kung ipinapatupad ng ECC, meron po tayong tinatawag na Employees Compensation Program. Yung pong mga manggagawang na disgrasya habang nagtatrabaho, kayo po ay makakakuha ng tulong sa ECC. So, mag-file lang po tayo ng kaukulang application. Ang una po nyo ditong makukuha, of course, yung at least mabayaran yung cost or a portion ng cost ng inyong hospitalization o pagpapagamot. Pangalawa, mabigyan po kayo ng tinatawag po nating benefits, yung leave benefits, yung sickness benefit. Yung hindi po kayo nakapasok, wala po kayong sahod. So, may karampatang kompensasyon po yan. Now, kung nangangailangan naman po ng prosthesis, meron pong ibinibigay na libre po ang ECC. So kay Ma'am Cassandra, pwede po kayong mag-apply sa ECC. Or pwede nyo naman pong i-pursue yung liability ng inyong employer. Pero ito po ay magiging civil case na po ito sapagkat ang legal basis po ng claim ay under the Civil Code of the Philippines. So, dalawa po yan. Ang pananagutan po ng isang employer sa Civil Code at pangalawa, yung pananagutan ng employer under the labor laws, SSS PhilHealth, ang obligasyon po nila ay i-cover po ang manggagawa at i-remit, ikalkas at i-remit yung kanilang premium. May premium din po sa ECC. So, 10 pesos na lang ata yun. Ang pinakamataas, 30 pesos. Compare dun sa benepisyong matatanggap ng isang empleyado kung ikaw ay miyembro o covered members ng ECC. Pero sana ito si ma'am ay makapag-apply po siya sa ECC. Ma'am, kung kayo po ay nanonood, bisitahin niyo po yung website po ng Employees Compensation Commission. Mag-apply po tayo sa Employees Compensation Program po. Okay, mabibigyan po kayo. Ito si JR. In regard with the deployment ban for nurses, nakapag-meeting na po ba ang... Well, tuloy-tuloy naman pong nagpupulong ang POA at ang Dole patungkol po dito. Alam niyo po kasi meron pong itinakdang ceiling o cap, yung Interagency Task Force. Pero ito naman po ay patuloy pong pinag-uusapan para mas matulungan po natin yung mga kababayan po nating nurses. Tatlong buwan na simula ng nag-retiro tatay ko, sa agency, hanggang ngayon hindi pa nakakuha ang retirement benefits. So, ang pwede nyo pong gawin, tanungin nyo po yung agency nyo, yung agency ng tatay nyo, bakit hindi pa rin nakukuha yung kanilang retirement benefits. At kung magmatigas, pwede po kayong magsampan ng kaukulang reklamo. Sa NLRC po yun, claim for retirement benefits. Dapat ibigay na yun in 30 days time. Kasi alam naman po ng employer na magre-retire na yung May notice nga po dyan, nagpapaalam yung employer, ng empleyado na magre-retire na. Kaya alam na alam ng employer na magre-retire ang isang empleyado, lalong-lalo no, kung mandatory yan.
hindi naman yan ngayon lang magsasabi yung employer, boss, mag-retire na ako bukas. Hindi ganun po yun. So may panahon naman po doon na sapat na panahon para makapag-prepare po yung employer sa retirement ng isang manggagawa. Retirement po yan. So alam nyo po, since retirement po yan, ginugol na ng empleyado ng manggagawa yung mga araw niya, yung mga taon niya sa kumpanya. So nararapat lamang na by the time he retires, ay matanggap niya yung kanyang retirement benefits. Si Dennis, ask ko lang po saan makikita sa website ng rights ng mga regular employees. Ito po, ang rights po ng regular at non-regular ay parehas lamang po yan. Wala pong pagkakaiba yan. When it comes to minimum labor standards, pakita natin yung labor standards. Andiyan po yan. Wala pong pagkakaiba yan. Coverage sa SSS Philippines Pag-ibig, regular o hindi, dapat covered, dapat inihuhulog, dapat may premium na binibigay. Regular o hindi, may entitlement kayo sa minimum wage. So ito po, papakita po ulit namin sa inyo kung ano po yung mga tinatawag po nating minimum labor standards. Ito po yung mga monetary benefits ng isang empleyado. Isang empleyado, regardless kung ang empleyado ay contractual o probationary o kaya casual. Ito po yan, mayroon yan, nasa na yun. Sige, may summary yan. O ito sir, itong compliance guide namin. Lahat po ng applicable standards from holiday pay, premium pay, overtime pay, night shift differential, service charges, service incentive leave, maternity, paternity, parental, leave, special leave for women, 13-month pay, separation pay, retirement pay. Well, yung retirement pay, ibang usapan na yun kasi ilang taon pa yan, 5 years. So, pero ang pinupuntuhan ko lang po, wala pong distinction when it comes to standards. Kaya nga po standards po yan eh. Kung ikaw ay regular o hindi. Okay? So, balik natin dun sa tanong. Sir, i-check nyo po yung aming website, yung aming account. Meron po dyan. Nandyan po yung mga karapatan ng empleyado, hindi lang ng regular na empleyado. Okay. Ito, si... Ask ko lang po, legal po ba ang paglipat ng regular... Oops, gumalaw. Okay. Paglipat ng regular employee sa isang affiliate company. Pero non-life to life insurance na ang basis po ng paglipat ng employee reduction at sinabi nilang para makatipid sa expense. Pero po kung hindi kami pumayag sa paglipat dahil hindi po namin korte yung ina. Okay. Ganito po yan. Ang paglilipat po, transfer ay management prerogative po yan. Pero when we say transfer, ito po ay transfer na wala pong diminution ng benepisyo o kayaman, wala, hindi po bumaba yung position o yung rango o kaya yung designation. Kasi kung yun po ang magiging sitwasyon, yun po hindi po yun transfer, yun po ay demotion. Now, at ang transfer po within the same employer. Wala pong transfer from one employer to another. Hindi po yun yung transfer na pinapahintulutan na pwedeng gawin ng isang management na wala pong consent ng isang empleyado. Kung ang transfer po is from one employer to another, kailangan pong mag-consent na yung isang employer. Kasi lilipat po kayo ng employer. Yung po ay technically po, kayo po ay mati-terminate doon po sa unang employer nyo at kayo po ay ililipat at magkakaroon ng panibagong employer. Hindi po yun transfer. So maigi naman po at hindi po kayo pumayag doon sa transfer na yun. Kasi it is not a legal transfer. So kung ipurso po yun ng company, maaari po kayong, maaari po kayong tumanggi. At kung talagang na-pwersa po kayo, maaari po kayong humingi ng tulong po ng Department of Labor and Employment. Ito, sana may sumagot okay ang unang ang intro eh. Employer na hindi nasunod sa protocol at walang kontrata sa empleyado, pwede po ba yun?
Hindi po pwede. Ganito po yan. Ang protocol po ay protocol. Dapat ipatupad. Kung hindi po siya tumutupad o hindi po sumusunod yung inyong employer, i-report niyo po sa DOL, sa DTI, o sa LGU. Ito ba ay protocol na ipinapatupad natin ngayong pandemya? Mas marami pong ahensya ang inatasan na ipatupad ang mga tinatawag po nating minimum public health protocols. So, isumbong nyo po yan. Kahit nga isumbong nyo sa barangay. Kung hindi yan sumusunod sa protocol, walang face mask, hindi nagpapasunod ng face mask, walang social distancing, kahit may positive cases na pinapapasok pa rin, isumbong, kahit sa barangay, pwede po ninyong isumbong po yan. Now, hindi rin po pwede na walang kontrata, employment contract. Pero kahit wala po kayong kontrata, ito lang po ang gusto kong alinahin, kahit wala po kayong kontrata, hindi po nangangahulugan na hindi kayo empleyado. So the absence of a written contract does not mean na hindi po kayo empleyado and hence hindi po kayo entitled sa mga benepisyo na nakapaloob po sa Labor Code of the Philippines. So sana kay Nix Balaco ay nasagot natin. Ito ha, nasagot ko naman kasi ang sabi niyo po ay sana masagot. 309 na, no? Lumala. Okay lang daw sa mga staff pero baka magbayad na ako ng, ano, ng overtime pay. So yung iba pong mga katanungan ay sasagutin po na lang po sa mga sa susunod pong episode sa araw po ng Martes. Ipagpaumanhin niyo po pala nung nakaraang Martes ay hindi po tayo nakapagprograma sapagkat may isa po akong pulong na preside. Nag-preside po ako ng isang pulong. Kaya hindi ko po nagawa ng makapagprograma pa noong araw ng Martes. Pero hayaan niyo po tuloy-tuloy ko pong sasagutin ang inyong mga katanungan. So sa punto pong ito, gusto ko na pong magpasalamat sa ating mga nakasama sa ating programa, yung mga staff po ng IPS. Maraming salamat. Anong isa shout out ko ngayon? Sino may birthday ngayon? Nanlibre na ba si Director Rolly? Nanlibre na? Director Rolly, hi, hindi ka pa daw nanlilibre. Pasensya na. So, naniningil na kami. Anong oras na? Anong araw na? Webes na. May kakilala din akong nagdiriwang ng kaarawan niya ngayon, si Hana ng ano, Planning Service. So, Madam Hana, shout out naman diyan. Sana yung libre mo ay makarating dito sa programa ng Sagot Ka ng Dole. Yan na. Oh, meron pa sa IPS si Miss Rose Artesa. Happy belated happy birthday. So kay Hana, happy birthday ah. Kontian mo lang yung handa para sa amin, wag na para sa iyo kasi. By the way, dapat magpabakuna ka na, Miss Hana. Si Sigalay pala ng BLR nag-birthday din. Belated happy birthday. So sa lahat pong nagdiriwang ng kaarawan niya ngayong araw, happy birthday po sa inyong lahat. So with that, muli po, ako po ay nagpapaalam na muna. Pansamantalang nagpapaalam, magkita-kita po tayo sa susunod na Martes, alas 2 po ng hapon, live po dito sa Dole Official Facebook page. Sa ating pong mga kababayan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Sasagutin po natin yan. Sapagkat dito sa ating programa, Sagot Ka ng Department of Labor and Employment. Ako po muli, si Attorney Benjo Santos M. Benavides. Patuloy po tayong mag-ingat. At maraming salamat sa inyong lahat.